po sa ating lahat. Ito nga po pala si The Backyard Adventure Breeder. So, papakita ko po sa inyo kung paano po yung tamang pag-aalaga ng manok. So, sa umaga, syempre, ang gamit natin dyan ay para sa ating mga malalaking manok na is Enerton. So, Enerton po kasi sila, ang kagandahan lang po kasi ng Enerton. Enerton is puno siya ng mga substances na pwedeng makatulong sa pag-alaga natin ng manok, lalo na sa pag-develop ng muscles nila at saka pag-develop ng kanilang gameness. Yun po talagang pinakamaganda sa Enerton. So ito po, nakikita natin yung mga kalahin natin ng mga bulik. So this season po kasi nakapagpalabas tayo ng mga bulik. So ito ay mga nasa 6 months to 7 months. So nakapagpalabas tayo din ng mga sweaters. So ang kinuhaan po namin ito is sa Bukalo pa. So ito ngayon ay Enerton na ginagamit natin. Hindi na namin ito hinahaluan ng ibang conditioner pellets. So recto na siya, meron tayo dyan takalan. So yung takal natin dahil hindi natin sila napakain kagabi kasi nga umuulan, isa't kalahati. Pero usually isa lang naman din yung kinagamit natin. So kung nakikita nyo, yan yung babae na nasa pen is yung ginagamit din namin sa breeding. So nare-ready din namin siya. Pero before siya sa breeding, ginagamitan namin din siya ng breeder's pellet. Ito naman same din. Another sweater galing din sa Laguna. So, nakuha namin to sa kaibigan ni Papa. So hindi namin to sariling palahe, pero considered as maganda yung pinanggalingan. Actually hindi naman din banded yung iba, pero yung mga pinanggalingan materials is makilala naman. So kita niya naman sa katawan nila pag ginamitan ng tamang pag-aalaga, yung balahibo, yung pintab, tsaka hindi sila maselan kumain kahit na naman. Kasi dati sa baba yung pwesto namin. Ngayon naman, nitipat na namin sa rooftop yung breeding namin. So ito, pakita tayo sa rooftop. Kaya naman sa rooftop, mas piniling ilagay kasi syempre nasisinaga ng araw. Ang araw din kasi ay napakalaga para sa mga alaga nating manok. At meron din na sapat na hangin, hindi siya congested sa isa't isa. So ito, makikita nyo, nasa rooftop kami. At yan, kanyo, talagang city vibes yun. So, ito na yung mga palahi namin. May mga Boston Roundhead, may mga Allen Roundhead. Dito yung mga lalaki namin. Yan. So, dito kami sa rooftop, mataas to eh. Kahalagahan din ng maayos na pagpapakain sa mga manok ay dapat sa umaga, kipinapakain namin sila around 6:30 to 7 a.m. So para pagdating naman sa hapon, ang pakain namin ay 4:30 to 5. Hindi namin hinahayaan na malipasan sila kasi
naka-program na yung sarili nila. Kasi since sisu pa lang, ganun yung ginagawa namin. So ito, ang maganda rin na magkaroon ng sariling kulungan sila. Yan, dahil meron silang, kahit umulan, hindi sila maiinitan or mauulanan. At yan. Iniba-iba namin sila. So meron kaming tatlong breeding pen dyan. Actually yung una, meron kaming ongoing na palahe. Pero itong pangalawang pinto at pangatlo, nilagyan muna namin ng mga inahin. Wala rin naman laman. So yun, nilagyan namin ng lupa tsaka kusot. Bakit po kusot? Kasi kusot, maganda po siya para dun sa mga ipot ng manok. Hindi po siya nangangamoy ng sobrang mabaho kasi yung kusot at saka yung lupa. Ayan, kung makikita nyo yung mga balahin natin, hindi sila nahihirapan kumain kasi nga on time naman. Ang mahirap lang dito is malipasan sila, yan yung mga paitlogan namin. So ito simple lang naman siya. Ayan, medyo mataas lang ng konti para hindi, dapat po kasi ay mataas yung mga paitlogan natin para hindi po sila nag-stress kung medyo mababa sila tapos kasama ng ibang mga manok. So ito na yung mga stags natin. Makikita nyo po, ayan ang gamit natin, stag developer tsaka inerton pa din. Yung mga nasa baba ng mga bulik natin, yung tatlo, kaidaran to ng bulik na nasa baba naman. So same process pa rin. Ayan. Dapat malinis tayo sa mga patoka. Kaya yan yung wala yung ibang patoka kasi andun sa linisan. So kukunin ko yan maya maya. So ito po, makikita natin. Maglalagay tayo ng stag developer sa taas. So itong stag developer na po ito is for 3 to 5 months na mga manok. Supplements tsaka vitamins na binibigay. So hindi ko na videohan yung mga iba yung pagbibigay ng vitamins, siguro sa ibang mga videos. So ito lang po, kung meron kayong idea, kung naghahanap ko ng idea kung paano kalaga ng mga is talaga dapat number one pagiging malinis. Ayan. Syempre pagkatapos kumain kailangan pahingin. So usually talaga ginagamit namin dito is yung Vetresin Gold. So this time naubos na kasi kagabi yung Vetresin Gold, na yung tubig na may Vetresin Gold nila. Yung Vetresin naman is nakapag-prevent din naman ng mga bacterial infections na pwedeng makuha nila sa tubig at saka sa ibang bagay. So magpapalakas din yung resistensya nila at hindi sila mag... So ito, pinapainom na natin lahat. So yung nasa baba, napainom ko na rin yun kanina, hindi ko lang din na videoan. So ito yung tamang pagpapainom sa kanila.
Yeah.